communication. Communication. So ayan guys, start ng ating biyahe at umalis po kami ng 3 o'clock in the morning. Ayan, tayo po ay magpapa Bicol. Ayan guys, and binabaybay po natin syempre ang highway. Ayan guys, and madaling araw talaga kami umalis para pagdating namin doon sa Bicol eh medyo may araw pa kasi mahirap na sa Bicol ang gabihin. Antukin na ang driver natin. Bukod sa maganda na yung panahon doon at saka medyo pagod na yung driver niyan. So madaling araw talaga kami umaalis pagka pumupunta kami ng Bicol. So para maaga kami makarating doon sa Bicol at makatulog naman ang maaga rin yung ating driver. So ayan guys, samahan niyo ako sa aking pag-travel papuntang Bicol. Ayan. Marami tayong madadaanan dyan. Marami tayong mapupuntahan dyan. Madadaanan. Pero, ibablog ko na lang guys. So, see you. And hope you enjoy. And dyan na sa kalsada tayo guys. Ayan. Nandyan na tayo para sa Laguna ata. Ayan guys. Ayan, nasa Laguna na kami. Ayan. Medyo madaling araw. Meron na marami ng mga traffic. Ayan, dumaan din tayo dyan sa may bandang Lucena na yan. Ayan, may dagat dyan. And meron dyan na ribulto ng Serena. Lagi namin yan pinupunta. Pero ngayon, pagpunta natin ngayon dyan, pagdaan natin ngayon dyan, hindi natin siya mapupuntahan. Kasi medyo maaga pa. So we need, kailangan namin ng mabilis talaga. So mag-stop over lang kami, mag-almusal lang at lalarga na ulit. So nagmamadali kami dyan guys para makapagpahinga nga yung aking husband kasi medyo nakaraang araw kami ay puyat din. Ayan. So guys, ayan, gustong-gusto ko dyan dumadaan kasi sa dagat pagka medyo malakas yung ula, may bagyo, ang lakas na dyan ng hampas ng alon. Sa kalsada. Yung mga tubig niya, yung hampas ng tubig niya. Ayan. O ayan guys, bumabiyahe kami. So mga 10 siguro to or mga time siguro. 9 or 10 na yan siya. So medyo madlayo-layo na kami dyan guys. Tinatakbo namin na yan. At pagka dumabiyahe kami, mayroon kaming chips, mayroon kaming mani dyan. So kumakain kami dyan pagka medyo tanghali na. Tanghali kami inaantok, parehas kami ng asawa ko. So ayan, nag-stop over kami dyan guys sa Kiaong, sa Jollibee. So kumain muna kami dyan. Ayan ang aking asawa at ang aking apo. And then syempre ako yan sa CR ng ayan guys, so dyan, naghalo-halo naman kami dyan kinakahapunan. Hapon naghalo-halo, nag-stopover din kami. And then, go na naman ulit kami sa biyahe. Ayan guys, ayan, makikita mo na guys na ano na siya, probinsya na siya. So ganyan na yung mga daan-daan, diba? So paano kung hindi aantukin yan guys? Ganyan na yung mga daan. Parang ang sarap ng matulog kasi dire-diretso na. Tapos wala na alam makikita mga sasakyan ng mga alam mo na yan guys, yung mga may bubusina na malakas dyan kasi gustong-gustong mauuna sa daanan. So ayan, ang ganda na ng view, ang ganda na ng daan, hindi na maingay. So sarap ng sarap na siyang matulog. Pero yan guys, ano nga tawag doon? Parang shortcut na yan guys, bagong daan yan. Yung mga dinadaanan namin is mga bagong daan na.
para wala nang ano, wala nang maingay, wala nang ano, hindi ka na dadaan doon sa city, hindi ka na dadaan doon sa town. So doon ka na dumaan sa mga ano, sa mga shortcut, yung mga kung private lang kung sa tawag nito, pangmahabaan na biyahe ka. So kailangan talaga hindi kami gabihin kasi tingnan mo guys yung mga daan, di ba? Medyo walang mga ilaw, wala siyang basta walang ilaw, wala siyang mga ibang tao. So if ever, if wag naman sana na may mangya, may mabutasan ka ng gulong or ano, syempre di ba walang tao guys, walang tutulong sa iyo. So kailangan umaga ka talaga or maaga ka alis hapon, hindi ka nagagabihin diyan sa ano na yan, sa daan na yan. So ayan guys, rough road pa siya, medyo rough road pa. And so ayan guys, enjoy po sa aming pag-travel kasama kayo papuntang Bicol. Siyempre guys, ito na tayo, dumadaan tayo sa, at dadaan tayo sa, ayan, bituka ng manok. Ayan guys, ang pinaka maikling daanan papuntang Bicol ay isa ang bituka ng manok. Ayan guys, so meron dyan mga matatanda, mga bata na nagbabantay dyan sa bituka ng manok, sa gilid-gilid. And makikita nyo sila, kailangan nyo bigyan sila ng coins para naman sa hirap nila sa pagbabantay dyan. Ayan ay mga tatanda, mga ano, bata dyan. Ayan, delikado rin yan guys pagka medyo maulan at may bagyo, huwag kayong dadaan dyan. Kasi meron dyan mga ano din, falling rano, rocks. Yan, yan ang bitukang manok guys. Sadaanan nyo papuntang Bicol. Ayan. So, andyan tayo. Ngayon, tayo ay bumabaybay dito sa bituka ng manok papuntang Bicol. Imelda Marcos, bridge ba yan? Ewan ko kung ano yan. Basta yan ay siya. Bituka ng manok. So, guys, pagpupunta kayo dyan, magdala kayo ng coins. Kahit piso-piso, guys, bigyan nyo yung mga matatanda or food, pagkain. Mga biscuits para naman matulungan nyo rin sila sa kanilang mga kinagawa dyan na nagbabantay sila bawat pag-ikot ng mga sasakyan, nandun sila. And meron din dun sa taas na daanan natin kanina yung inuman ng buko. Ayan, kung gusto nyo guys, masarap mag-vlog dito guys sa taas. Kaso nga lang, pag pupunta talaga kami ng Bicol, talagang nagmamadali kami papunta. Kailangan namin makarating agad ng Bicol kasi isa lang ang driver namin, wala kaming katuwang na driver. So ayan guys, medyo maaga pa kami dyan nung dumaan kami dyan. So ayan na ang bituka ng manok. And have a safe travel sa amin. Ayan na. Ayan, tapos na namin ang bituka ng manok. And eto naman kami ngayon sa daanan. Thank you.
guys. Thank you po sa pagsama sa amin sa pag-travel namin sa Bicol. And hope you like it. And kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like, share, and hit the notification bell para po lagi kayong maging una sa aking video. Or kung ayaw niyo naman, huwag na. Hindi naman pinipilit. Thank you, thank you. Salamat po. Always solid and liquid team. Thank you. Shenrik, Shenrik. Thank you, thank you. And June Rocabarta, thank you. Bye. Ayan. See you po sa aming pagdating sa Bicol.